What's up, YouTube? Ano? What is up sa inyo, mga ka-herbs? And it's me again, Markiser TV, nga naman pala ito. At welcome back. Welcome back dito sa channel natin, ano? So, yeah! Kamusta, mga ka-herbs? It's been a while. Yes, yes! It's been 2 weeks na wala tayong upload. Alam naman natin na nag-lockdown, ano? At dahil din sa lockdown na yan, eh, hindi tayo makalabas at hindi tayo makabiyahe kay Lala Move, ano? Although, pwede naman, kaya lang, mas pinili kong hindi bumahe for own safety na rin para sa akin at para din sa pamilya ko, no? So, for today's video, mga ka-herbs, ano, gagawa tayo ng reaction video doon sa in-upload ni Khifer Brosse na collaboration nila ni Kiko Matos. Alam naman natin ngayon, no? Patok na patok si Kiko Matos ngayon. Matunog na matunog yung pangalan ni Kiko Matos, no? Lahat na lang parang gusto niyang awayan, ano? Pero wag natin siyang husgahan. Dito sa video na to kasi meron nangyaring hindi maganda. So, panoorin natin at magbigay na rin tayo ng sentimento, no? Kung ano ba talaga yung nangyari dito. Magbibigay na rin ako ng opinion kung ano ba yung nangyari dito sa video na to. So, samahan niyo ako mga ka-herbs, ano? At i-play natin tong video na to. Ayun, pinuntahan pala ni Kiko Matos si Khifer Brosse. Okay pa sila, oh. Ang ganda ng pag ano nila, nakangiti pa si Kiko Matos dito, mga Brosse. Yun, natang napi ko na doon si Kiko Matos. Yun, kaya, post mo yan, ano. Doon pa lang sa unang entrance ni Kiko Matos, ano, binanara na pala agad ni Khifer Brosse ng punchline to si Kiko. Nakita natin medyo mabatukan siya ni Kiko Matos. Siguro hindi pa talaga sila magkakilala dito, ano, kaya hindi pa alam gaano ni Kiko Matos yung ugali nito ni Khifer Brosse. Kaya lang, alam naman na si Khifer Brosse, no, komedyante talaga to. Babanat at babanat talaga ng mga gantong klase ng jokes to, eh, no. Sa kanya, jokes lang, pero kay Kiko Matos, hindi natin alam. Panawarin natin ulit. Panginidang sa amin, at saka nakita mo yung mga ibang laban mo, pati yung mga dati mga laban sa mga. Oo, ibarin natin yun. Hindi, siyempre, ibay natin yung, ano yun, siyempre, ibay natin yung sitwasyon. Ito ba magaling ka sa mga yung lepsiyan, ito ba? Ayun, pangalawa. Ito niyo yung mukha ni Kiko Matos. Parang naasap na siya. Diyan pala. Okay, hindi na kasut mo. Gusto na kahit anong gawin mo. Hindi mo na sa basketball kasi dito ko pinanganak ko naman dun niya kung pag-shoot. Kasi, one more game. Game! Let's do this. Ah, mukhang marunong maglaro to si Kiko Matos. Magkakalabas mo. One game. Okay. Sabi ko pa pusta. Alam ko ito si Khifer Brosse, marunong ito ng basketball eh. Panood ko ito minsan eh, sa vlog niya eh. Parang umpisa pa lang, napipigo na sa kagad si Kiko Matos ah. Salamat. Aras! Oh shit, baldug! Hindi pala marunong ito siya, no? Hindi pala marunong ng basketball ko si Kiko Matos. Ayun, kita mo naman, di ba? May galaw. May galaw si Khifer Brosse.
lang, sablay. Sayang. Ano yun? Sayang. Wala pa lang natalo yung damsel. Ang damo, pala yung trash talk niya pa rin, oh. Nasar to. Opya, oh, sorry. Ito, napitito na lang si Kiko umabot kay Kiko. Hindi natin alam ano, hindi natin masabing scripted to, no? Mukhang hindi eh. Sayang. Tanggal na. Muntik na yun. Inigo na si Kiko Matos, mga girls. Napipigun. Kaya mo ako eh, diba? Tigo na si ano, Kiko Matos sa ka-trash talk ni Khifer Brosse. Dang. Tuloy pa rin sa pantatrash talk si Khifer. Binigyan na nga yung Kiko Matos na naman. Bingo dito mga carbs, ano, hindi kabisado ni Khifer yung ugali nito ni Kiko Matos. Yeah. Hindi niya rin kilala si Khifer Brosse nito ni Kiko Matos, kaya napipigun siya. Pero dito mukhang iiyak na to siya, no, Khifer Brosse. Oh. No, nakita niyo yung mukha ni Khifer Brosse, no? Mukha iiyak na, no? Oh shit! Lakas nun, boy! Boy, may kumprank man to. Sa akin gawin yun, hindi na ako kapahayag. Sakit nun, boy! Sakit nun! So, mga herbs, yung mukha ni Khifer Brosse dito, ha? Medyo nangangatal na siya, no? Wala ka! Tingin ko totoo to. Hindi to, ano? Hindi to scripted. Ayan o, kita nyo, ngatal na ngatal na si ano, si Khifer. Yo, takbo! Tuntungan! Mili ka na!
Tingnan! Pagod yan! So yan yung mga kamuhan. Utang yung nagrabi ni Kiko Matos na yun. Natalo ko lang sa wala lang tapos ganun yung ginawa sa akin, sinampal niya ako. Utang yun ang pangit ang galing niya. Kaya pala yung sinisahan niya si Darza, sila Jona, ganun pa rin trabaho niya. Utang yung nagrabi, pungan niya niya. Utang yun mo kay Kiko Matos, ang pangit ang galing mo. Nananampal ka. Tandaan nyo, baro mo ka maisama. Pero kung gano'n naman yung ginawa sa akin, tangan yung pangit yun. Sobra. Shit. Nakita niyo yung nangyari mga Kerbs, ano? Ang lakas na pagsampal ni Kiko Matos kay Khifer. So, bigay tayo ng opinion, no? Kung ano ba talaga nangyari dito, no? Kasi noong una pa lang, pagpasok pa lang ng eksena ni Kiko Matos, ano? Bigla na siyang binanata ng mga punchline nito ni Khifer, eh. Tingin ko, doon pa lang napipigo na siya, eh. Hanggang sa hindi niya na matake. Habang naglalaro na sila ng basketball, eh, diretso pa rin ang pandatrash talk to si Khifer. So, tingin ko, hindi alam ni Kiko Matos yung ugali nito ni Khifer Brosse, eh. Kasi pinanood ko yung video nito ni Kiko Matos at sabi niya nga hindi niya kilala to si Khifer, no? Kaya baka ganun yung nangyari. Tingin ko first time nila mag-meet and then hindi nila alam yung ugali ng isa't isa. Hindi alam ni Khifer yung ugali ni Kiko at hindi rin alam ni Kiko yung ugali ni Khifer, kaya siguro nangyari ito, no? Pero at the first place, no, sana bigay lang sila ng respeto sa isa't isa noong una pa lang, no? Or nag-usap sila bago nila gawin tong video na to, eh sana naiwasan yung ganyang pangyayari. Tingin ko pareho sila may mali. Mali si Khifer kasi nga panay yung trash talk niya. Kala niya okay lang yung kay Kiko Matos, pero yung pala hindi. Yung about naman kay Kiko, nanakit siya, so foul na rin yun. So pareho sila may mali yan. Sana maayos nila to ng ano, no, ng sila na ng dalawa, no, yung wag na umabot to kung saan saan. Yun. Grabe, naging problema nila dito yung respeto, no. Respeto sa isa't isa. Yun lang yung naging ano nila. Ito kasi yung ano, eh, sa mga hindi nakakaalam, ano, mga YouTubers kasi nagko-collab yan, no, para maka-gain sila, para lumakas yung channel nila. Yung ibang mga YouTubers nakikikollab dun sa mga sikat na YouTubers, no. Tulad nito ni Kiko Matos, nakikollab dito kay Khifer Brosse kasi nga dami na nitong subscriber ni Khifer Brosse, almost 1.2 million, ano. Eh, ang alam ko si Kiko Matos, nag-uumpisa pa lang mag-YouTube. So, yun. Yun yung karaniwang ginagawa ng mga YouTubers, no, nakikipag-collab sa mga sikat para tumaas yung hatak ng channel nila. Sana all. So, yun lang. Yun lang yung opinion ko. At siguro hanggang dito ko na lang tataposin itong video natin, ano. At kung bago lang kayo dito sa channel natin, please like, comment, share naman dyan. And syempre, subscribe. And then, hit nyo na rin yung notification bell button para updated kayo sa mga susunod pa natin gagawin video. So, yun. Mga ka-herbs, ingat kayo at kita-kits sa next video. Peace out!